Hi guys, welcome to my vlog. It's me, Pops Nix. So ang content natin ngayon, bakit nga ba kailangan ng shooter kapag magbe-breed tayo ng aso or mating ng aso? At isa pa, meron lang kasing nag-comment dito na gusto ko lang sagutin para mapaliwanag lang yung side ko. Yung comment ni Sir is parang animal cruelty daw yung nangyari dun sa pagpapaistad kay Bella. May mga iba nag-comment daw na parang sapilit ang ginawa, ganyan, na ganon. Marami tayong mga comment po na hindi naman negative. Siguro, yun lang yung point of view nila and I respect that. Hindi ko na lang ilalagay yung pangalan ng nag-comment. Pero maraming salamat po sa mga ganyang comment. Unang-una po, talagang pinakita ko sa vlog ko yung mismong stud na as in real life situation. Kasi, alam nyo naman na sa mga OG subscriber po natin dyan, na mga dating viewers na talaga, since bata pa lang po si Bella, nung kinuha ko siya, binlog ko siya. At ang gusto ko kasing i-vlog yung tungkol sa motor, aso, flower horn, it happens na may mga nag-i-interact tungkol sa aso, then na-focus ko ngayon yung vlog ko sa aso, which is ginagawa ko naman talaga. Gusto ko lang rin i-share sa inyo guys na alam nyo naman na hindi po scripted ang vlog ko. At talagang as in real life situation lang, real life experience ko sa aso ko na sinishare ko lang. Halimbawa, simula kinuha ko siya, tinuruan ko siya ng trick, yung mga feeding method na ginagawa ko kay Bella, sinishare ko lang sa inyo guys. Alam ko po maraming mas magaling sa akin dyan, maraming mas may alam, maraming mas may experience sa aso. Pero ako nga, ito simple lang po ako nag-aalaga ng aso na nagpa-vlog. So ipaliwanag ko na, bakit nga po ba ganun ang nangyari? So syempre, normal naman na virgin pa yung aso, tapos ipapa-stud natin, pwede namang i-stud yan ng natural lang, natural mating lang. Kaso, ang mahirap kasi dyan, first time pa lang nung babae. So baka hindi ito bumigay or hindi pumayag. Tuwing sampa nung male, nasasayang yung energy nung male, nasasayang yung sperm, end up, hindi rin na i-stud. Isa pang reason dyan, hindi po sa akin yung male. Hindi ko naman pwedeng pagsamahin si Bella at si Cardo sa isang cage para mag-mate ng naturally. Kaya kailangan po talagang i-shooter. So first time ni Bella, expected ko na rin naman na talagang iiyak yun or papalag or magre-resist o kung ano man. Gusto ko pong ipakita sa inyo sa mga wala pang idea kung paano ba yung stud service or stud session. Kasi po, meron akong aso dati sa Baguio, Siberian Husky na si Queenie. Nakuha ko po si Queenie, 2 years and a half old na siya, dalawang beses na nanganak. Every time na pinapa-stud ko, umiiyak pa rin si Queenie. Umiiyak yung husky ko. So expected ko na talagang iiyak ang aso. Pinakita ko sa inyo yung actual stud ni Bella na... Actually, ako talagang naawa ako. Naawa din po ako sa aso. Wala naman pong cruelty para sa akin, ha? Kasi, ba't ko naman pag mamalupitan yung aso ko, mahal na mahal ko po si Bella. Alam niyo naman yan, simula pa lang na siya na talaga yung binablog ko, diba? Sa mga virgin po na dam, normal naman yan na talagang pumalag yan, umiyak yan, masaktan yan. Kasi kasama po talaga yan sa process. So, kanina po, pina-stud ko si Bella. Hindi na siya masyadong pumalag. Pero bukas, December 30, ipapakita ko sa inyo yung stud service. Mabilis ang clip lang to para lang po maliwanagan lang po tayo dito sa mga ganito. Morning guys! Ngayon ay last session natin kay Bella. Third session, tapos tingnan niyo, wala na siyang pusal ngayon. Hindi tayo gagamit kasi hindi naman na siya masyadong pipiglas dahil sa una lang talaga yun pag virgin pa yung aso. So, let's go! No, let's go, Alimo. Let's go! Bale sheet! Shoutout daw si Sir Leo. Shoutout kay ano, kay Sir Leo. Sir Leo, absolute shoutout. Wala na oh. Bait na oh. Wala nang palag. Bagi. Nahugot na naman oh. Wow. Bagi. Lak na talaga tali. Katawa mo na si Ben. Ang ganyan. Tol, patanggal mo. Okay guys, bago ako umuwi,
check muna natin tong pag-training nila sa bite ni ano ni Mara, yung 5 months old ni Sir Aljon, no. Ito nagte-training si Marlo Barrera. Okay. Ang last bite drive na to eh. Yan. Talaga pong hindi ko kinat yung mismong stud session kasi yung mga newbie na nagbabalak mag-breed, yung mga newbie na malapit na mag-hit yung mga dam nila, mga female nila, what do you expect on stud session? Para malaman nyo kung ano ba yung dapat nyong makita talaga, di ba? Talagang real life situation na ito yung mga bagay na ginagawa ko, binablog ko, sinashare ko sa inyo para mapanood nyo rin. Kumbaga sabi nga ni Idol Motodek eh, shout out Idol Motodek, yung mga ginagawa ko, binibidyohan ko lang at sineshare ko. Hindi ko ginagawa yung bagay para lang may mabidyohan. So yun lang, pinapakita ko lang po yung journey ko kasama yung aso ko. Yung mga ibang mga subscriber natin dyan na alam kong mga solid na matatagal na pong nanonood, alam nila na mahal ko yung aso ko at hindi ko po pinagmalupitan. So bakit nga po ba kailangan? Bakit po kailangan ng shooter? Yung shooter po, yun po yung mga nag-a-assist sa aso, sa mating ng aso, para mas maging successful to. Shoutout nga pala dyan sa kaibigan kong shooter sa Baguio, si Clifford Chukuen. Malupit na shooter yan. Kahit po tanungin nyo yung mga breeder na kilala nyo, usually po talaga gumagamit sila ng shooter sa stud service. Maliban na lang siguro yung may mga male, pwede na lang ipagsama yung male and female sa loob ng cage at mag-stud to ng naturally, pwede po yun. Pero pag virgin pa yung babae, mahirap pa rin po talagang ma-attain yun kasi talagang hindi basta-basta bibigay ng babae yun eh. Nagre-resist talaga siya. Papaliwanag ko na rin sa inyo sa ang mga pwedeng mangyari sa stud sessions. So, unang-una po, pag nag-shoot, pwedeng ito yung tinatawag na lock inside. Kapag pumasok po yung ari ng lalaki, pagkatapos sa loob ng ari ng babae, lumaki. Ang hirap kasi. O sige, ganito na lang. Pag pumasok yung penis ng lalaki, dun sa loob ng vulva, pag lumaki yung bola sa loob, yung tinatawag na bola-bola ng penis, maglalak yan. Ayun yung tinatawag guys na ano, lock inside. Saan nyo? Bumitaw na yung shooter, naglock na yung bola sa loob. Yun namang tinatawag na lock outside, pag pumasok yung penis, at yung bola-bola dito lumaki sa labas, ang mangyayari po niyan, lock outside. Kakapitan lang ng shooter yan. Both yung male at female, kakapitan ng shooter yan. Yun yung tinatawag na lock outside. So I think kakapitan niya yan for 10 to 20 minutes, parang ganun eh. Yung pangatlo, yung AI, which is artificial insemination. Kailangan mong ilapit yung male dun sa nag-hit na female para mag-release siya ng sperm. Kukuha siya ng sperm sa lalaki, then i-inject dun sa mismong puwerta ng female. Yun naman yung tinatawag na artificial insemination. Meron pa nga daw yung iba eh. Correct me if I'm wrong, meron pa yung iba. Sperm, galing pa sa sperm ng mga studs, galing pa sa ibang bansa, pinapaship dito, parang pinifreeze. Hindi ko pa na-research yung about dito eh, pero correct me if I'm wrong. So yun, yung pinifreeze yung sperm. I'm not sure kung anong tawag dito. So yun lang po, yun lang naman po yung gusto kong sabihin. Short vlog lang rin to. Then, ayun, nakita nyo naman kung paano yung third session ni Bella at Cardo. So makikita nyo naman doon na halos hindi na nagre-resist si Bella. Sana po maging wag na po kayo mabahala. Okay lang po yung aso ko. Mahal ko po yung aso ko. Hindi ko po pinagmalupitan si Bella. At yun lang po. Teka lang, pero bago yan, shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin dyan na talagang sumusuporta. Shoutout kay Jesser Paul Lanyo at sa Belgian niyang si Thunder. Ito, matagal na rin tong supporter. Jan Luis Bautista, shoutout. Jan Roland Bradesina at ang labrador niyang si Ace, Lawrence J at ang Belgian niyang si Dusty, Jason TV at ang dog niyang si Martha, Alex Malonzo, Den at ang Belgian niya na si Shade at si Chuchay, Bea Sarina Pingul at ang dog niyang si Abby, Mark Kubar at ang BM niyang si Aba, Brickson Emmanuel Legaspino from Muntinlupa City at ang Belgian niya na si Kobe, Kim Orcajada from Bacoor, Cavite at si Jason Venuya. Shoutout po sa inyong lahat. Ingat kayo dyan mga kaibigan natin, mga viewers at sa mga sumusuporta po. Maraming salamat. So at least ngayon within 24 hours nakaka 1k views na ako. Sobrang salamat po sa suporta. So hanggang dito na lang po. Sana po ay maging clear na po yung mga bagay-bagay sa paliwanag ko. Yun lang. So, paalam po. Popsnicks out!